Yan ang sinasabi ko. Kailangan talaga mag-announce ng class suspension kasi pag nagsuspend ng classes yung mga mayor, aaraw na. Aalis ang bagyo. Yun talaga ang kailangan dun eh. Diba? Good morning. Maulang umaga. So, suspended ang classes pero tumuloy pa rin si Ralph sa UP Diliman dahil meron silang freshie assembly for UP Manila. Hindi siya na-cancel. Tapos, inatid naman siya ni Alex doon. Kaya, all good. Hi, Rosie! So, kami ni Rosie, yan dito, nailura naman kami. Hilata mood muna. Ang sarap matuto. Kaligo na nga, nang makapagbukas na ng computer at makapagsimula na ng yung totoong trabaho ko na pagsusulat. Ang dami kong kailangan i-vlog, ang dami kong backlogs. Kahit nakakatamad, kalabanan natin to ng matapang na kape. Ngayon, isishare ko yung isang product na part ng aking daily regimen. So, ito yung milk peel cream mask from Althea. It's a soft peeling mask na gagamitin mo, pwede mong gamitin siya daily. So, kung mapapansin nyo, basa yung mukha ko kasi kailangan siya na medyo basa bago i-apply itong product. Nag-wash na ako ng mukha. Tapos pagkatapos ko makilamos, hindi ko siya tinatawid off para medyo moist pa siya. And then I just apply like so. Ganyan siya. So para rin siyang cleanser sa ula. Pero, ayan, katagalan, naglalather siya. Ayan. So, hihintay ko siyang medyo matuyo. Usually 5 minutes. So, ayan, medyo patutuyuin ko lang siya ng konti. Nararamdaman ko na yung parang nag-ano siya, yung may tingling sensation. So, ayan, natutuyo-tuyo na siya. Umangat na yung mga lather niya. Ayan, ganito siya, oh, look. Ayan, so, parang siyang, yun, yung soap suds na natutuyo-tuyo. And then, pagtuyo niya, tanggal na yung impurities. Kita niyo mamaya. Pag inilamos ko na. Okay na. Ang napapansin ko dito after ko siyang gamitin. Biglang puti. Biglang puti yung skin. Tapos ayun na. Sobrang tanggal yung mga... Basta ramdam siya sa balat na super linis siya. Kaya ayun. Highly recommended. Si Ralph din, ginagamit niya rin ito. Pinagamit ko rin siya. Kasi, pangtanggal ng whiteheads niya. Tapos, syempre, teenager, oily face. So, ayan. Problema ko ngayon, nanghihingi siya ng sarili niya. Kasi, ito na siya sa condo na katilapang school days. So, order uli ako sa Althea. Ayan! Palain mo. Lunchtime na. Tapos, 12 na uli. And, guess what? Ang taas ng araw, oh. Ang init. Nag-suspend ng klase sa Quezon City. Tapos ganyan. Pero sa Manila, hindi yata nag-suspend. Mag-isa nga uli ako ng lunch. And, para-bara na naman kung ano lang natira. So, ngayon, ang kakainin ko ay yung taborito kong bibimbap na barabarang bibimbap. My style. Kung ano lang natira. So, I have here, may rice, ang dami. Sorry ah. Hindi na ako fully nakikito kasi yun na nga. Basta, tinigilan ko na. Pero, yung magkito naman ako, after kong magkito, parang yung plain na white rice sa akin, parang boring na. So, kailangan kong kumain. Pagkakain ako ng rice, parang hinahanap ko yung dapat may kulay, may lasa, ganyan. Kaya maki or lugaw, ganun siya. Hindi siya plain rice. Hindi ko na-type yung plain rice. So, artehan natin siya ngayon. Napaprito ako kay Pakundo ng... Kaya ito lang laman ng freezer ko. Napaprito ako kay Pakundo ng... turkey sausage. Tsaka sunny side up egg. Tapos I have kimchi. At tsaka, pinaka-importante dito yung gochujang. Gochujang? Or, it's this hot pepper paste. Fermented. Yeah. Ito, nabibili na to sa grocery. Hindi katulad noon ang hirap sa mga Korean store lang. Tapos, to taste. Ay, sorry. Ito na yung kimchi.
ng tindahan sa Kainta, sa Robinson's Kainta, yung tindahan ng Korean food. Tinatawag ko na ano, Mrs. Choi, kahit hindi ko makilala kung sino may-ari. Basta Mrs. Choi siya sa akin. So, yan. Tapos, soy sauce, tsaka black pepper. Ito nabili ko sa Korea. Inuwi ko, syempre, sayang. And, ano, sesame oil. Tapos, nagkira pa akong lettuce. Yung sa salad ko nung isang gabi. Spicy. Dahil sa puyat ko nung Saturday night kasi may inusikaso ko para sa meeting na namin ng Sunday. So, alas dos na ako natulog. Tapos, maagang nagising ng Sunday morning dahil mag-serve pa nga kami sa feast ng Sunday morning. So, ayun. Tapos, anong oras na kami nakauwi ng bahay, diba? Yung 8 o'clock kong tulog, supposed to be, sabi ko 9 o'clock matutulog na ako. Hindi rin nasunod kasi na hintay ako ng hintay ng announcement kung mawawala na ang pasok sa Manila or sa Quezon City dahil supposed to be first day of classes sa UP ngayon. Kaya lang si Ralph, ano siya, required sila na kahit from UP Manila siya, required sila to attend the, kailangan, ano ba yan? Required sila to attend the assembly, the freshman assembly sa bahay ng alumni sa UP Diliman. So, medyo komplikado kasi nag-announce kaninang 5 a.m. si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City na wala nang pasok sa Quezon City. So, automatic wala nang pasok sa UP. Kaya lang, ang problema, taga Manila nga itong Junakis ko, diba? So, anong susundin namin ngayon? Yung event nila is nasa UP, pero ang nakalagay sa UP Diliman na, no, na Facebook page at sa Twitter, ang sabi, the offices are open. Hindi naman sila magkaklase talaga, di ba? Hindi nila kailangan ng teachers. Yung office ng bahay ng alumni ang importante doon kung bukas o hindi. So, ayun, malis na nga si Alex kanina kasi iwanan na nga si Rap dahil hindi nga dapat siya napupunta dahil ako na nag-decide. Kaya lang, biglang nag-message doon sa mga ka-college niya na tuloy daw. So, buti na lang si Alex, hindi pa nakakalabas ng village namin. Pinabalik ko ngayon. Umabol tong isa. Kaya, nakabot sila. By 6:30, nandun sila. Umalis sila ng what is that? 5, almost, past 5:30. Tapos, dumating din sila ng 6:30 sa bahay ng alumni. So, all is well. Kaya lang, yung mata ko talaga puyat kasi ang ala kong gumising 4 o'clock. Tapos piyat-piyat pa dahil maya silip ko ng silip sa Twitter kung suspended ang class o hindi. So anyway, anong point talaga nito? Ang point talaga nitong itong clip na to is to show you na natutulog ako in the middle of the day. Pero for 15 minutes lang, 15 minute na nap lang. Kasi, ayun, basta, nabasa ko yan na importanteng 15 minute nap. Not to go beyond the 15 minutes dahil mas lalo kang antukin. Yung parang pang paano mo lang ba? Pampagising lang ng utak. Ngayon, magsusulat ako ng sandamakmak na articles. Kaya kailangan kong magising. So, ang ginagawa ko yan, dito lang matutulog sa upuan ko. Hindi pwedeng sa sofa. Kasi pag sa sofa, wala. Tatama rin akong tumayo. Kaya dapat dito lang. Tapos, ina-alarm ko na siya.
So, ito yung ano, alarm natin. 15 minutes lang. Where's the stopwatch? The timer. So, si timer, ayan, 15 minutes lang natin siya i-alarm. Starting now. Ayan. So, good night na muna. Kita-kits tayo after 15 minutes pagkagising ko. May pasalubong sa akin si Sir. Abot na. Yung kanyang yung, ano, dessert. Yung dessert niya. Pero sakto. Hindi pa nga ako kumakain dahil na nahihilo na ako sa codes na yan. Akala nila dali-dali maging vlogger, diba? Oo nga. Hindi lalam. Lahat kami gumagawa nun. Mula sa... Nakalive ko ba o? Oh? Record. Recording. Naman naman o. Oh. Hindi na nag-recover yung eye bags ko. Ayoko na talaga. Duling na ako. Yung ayaw niya, diwag. Success naman yung aming events. Tuwa sila dun sa ano. Ang set ng delete ko. Ayaw pa nga na ipatanggal. Lagay lang muna doon ilang araw doon. Para asa na? Asa opisina pa nga. Hingin ko pa naman sana yun. Pinataan ka doon sa facilities na ayos yung pagkakasabi ulit. Sige na, kain na muna ako. Happy lang ako, mayroon akong pasta. Thank you. 10 to 4.